Yo, what's up guys? Makoy TechPH, nagbabalik. Meron na naman tayo ngayon, ayusin ngayon. Isang LG 47 inches. Ito yung kanyang model, 47LB65. Yan, isang LG Smart TV. Dinala rito ng isang kababayan natin. Ito, tignan natin yung problema. Ito yung plug-in ko. Ayan, plug-in ko na. Yun. Ayan, kumukurap. Yun. Parang kumukurap lang yung kulay puti. Saglit lang lumabas yung LG nya. Tapos yun, oh. Kumurap-kurap na, okay? Sa mga nakakaintindi, alam na to. Pero wag kayo magpaka-kampante kasi alam nga natin na backlight issue to. Pero hindi natin alam kung backlight lang ba or yung kanyang backlight driver ang may problema or sa power supply. Marami kasi tayong binabasihan dito eh. Pero sa mga veterano na, syempre alam na to. So okay, bubuksan ko na tong unit. Guys, yung kanyang model 47LB6520. Yan, itong ganitong klaseng model ng LG guys, ito magandang klase to kasi metallic to, metallic cover siya, kaya matitibay unlike sa ibang mga unit na plastic na babasag. Ito medyo mabigat lang pero magandang klase to. Kapag repair na ako ng ganito before, 55 inches, talagang magandang klase ito naman, 47 inches. So bubuksan ko lang yung unit, yung back cover nya. Ayan guys, balik tayo. Balik na, nabuksan ko lang yung unit. Ito yung ating power supply, yung ating main board. So ito, nag visual check ako ng mga capacitor dito kasi yan ang mga usually pag mga nagka-flashing o gano'n lang yung display, baka sabihin ng iba na mayabang tayo kasi dumadiretso na agad tayo sa backlight. So nag visual check naman ako. Ayan, okay naman yung mga capacitor nya. So kinapa ako naman, wala namang lobo kasi may mga ganong cases eh, lobo yung mga papuntang backlight capacitor, wala naman. Okay naman yung mga parts niya. So hindi na natin kailangan na inspectionin mabuti. So gagawin na lang natin para wala namang masabi yung iba. Okay, sige, mag voltage check tayo para sa mga baguhan o sa mga newbie. Para sa newbie to. Okay, balik tayo. Ito, magsukat tayo ngayon ng backlight output. Bali, itong kanyang supply ng backlight natin, dalawang connection. Ayan. Isa dito, tsaka isa dito. So magsukat tayo, naka-standby yung unit. Naka-range tayo sa DC. So positive, ito tayo. Positive. Naka-standby. Susundan nyo ba? Then negative. So mayroon siyang standby na 61 volts sa isang connection. Sa pangalawang connection, wala siyang standby. Okay? Baka dito yung problema sa isang connection niya. Kasi dun sa isang connection, mayroon siyang 61. Yan, okay? Sa kabila, wala. Okay? So i-power on natin yung unit ngayon. Power on natin yung unit. Iabangan natin dyan. So, yan, abangan nyo. Pa-power on ko yung unit. Yan na, naka-ano tayo ha. Standby. 61, power on ko. Ayun, nag 100. Nag 200. Then, naglalaro, no?
191, 211. So ibig sabihin, yun yung nagka-flash lang yung screen. Yan. Yung nagka-flash yung ating screen, gawa lang dun sa may ilaw na sa display na nagka-flash. So bubuksan na natin tong unit na to para sukatin natin isa-isa yung kanyang backlight. Okay, balik tayo guys. Ito, magkatanggal na tayo ng panel. Yung pinakamasarap na parte ng pag-i-repair ng TV, yung pagtatanggal ng panel. The best to. Ito yung gustong-gusto ko sa lahat eh. Yung kinakabahan ako, habang nagtatanggal. Guys, tatanggalin ko na yung panel. So, luluwagan ko muna. Okay. Yun. Ito guys ha, paalala ko talaga sa inyo to. Pag magtatanggal kayo ng panel ng TV, lalo na yung malalaki, kailangan ng dobleng ingat. Doble, triple. Kung gawin nyo ng lima, sampung beses ng pag-iingat sa mga baguhan, talagang ingat kayo. Medyo sanay na tayo sa mga malalaking unit. Kaya advantage na lahat sa atin yan. 47 inches. Sisil guys. Pero kailangan yan guys, nailapag ko na. Yan ha. Ilapat nyo sa malambot at straight na surface para secure. Tapos, talagang ingatan nyo. Kasi baka mamaya matapakan nyo yan. Talaga namang goodbye. Bayad ka pa sa customer. Okay yan. So, skip ko muna tatanggalin itong mga frame nya para makita natin yung kanyang backlight. Pero ang backlight niyan, apat na strip 'yan. Kada isang strip 9 na LED. So kada isang connection 18. Okay? So skip ko muna 'yan. Madali na naman yung procedure na 'yan. Tanggalin ko 'to. Guys, nabuksan ko na guys. Ayan. Okay? Tulad ng sinabi ko kanina, apat na strip. Kada isang strip ay bilangin natin 2, 4, 6, 8, 9. Okay, 9. Tama ako. Ando dun nga yan. Sinulat ko. Dinrawing ko na nga yan dun, oh. Ayan. So, may nakita tayong isa, no? Ayan, visible. Sunog. So, ito siguro yung chinik natin kanina na isang connection na walang output. So, tatanggalin ko ngayon yan. Isa-isahin kong i-check yung kanyang backlight. Isa-isahin natin. And guys, balik tayo. Bali ito. Magpusukat tayo ng mga backlight. Ano dito yung mga pundi. Gamit itong ating maasahang DIY by McCoy Tech PH. And guys, oh, gamit na gamit. Diba? Hanggang ngayon, tested dyan. Hindi tayo iniwanan ng ating backlight tester. Okay, check tayo ngayon dito sa unang strip dito. Check tayo. Hindi pala naka-on. Yun. Ayun, bali itong buong strip niya. So, ito isa. May nakita ako, ito isa. So,
Lagyan natin ng markings. Yan, lagyan natin ng markings yung mga merong pundi. Dito sa may isang connection na to, ito yung pundi na isa. Dito tayo sa may pangalawang connection. Bali, dalawang backlight din yun. Ayun, bali, ang nakikita ko ay ito buo. Ito wala na. Wala na siya. So, dito tayo. Ito buo pa to. Ito, isa. Ito, isa. So, dito, wala na talaga itong isang buong strip na to. Ay, mayroon dalawa. Pero, yan. Ito yung nagkukos ng nagka-flash. Minsan meron, minsan wala. Ayan. Pero wala talaga, wala na. So, tingnan nga ba dito? Dito isa sa gitna. Ito lima. Ito kitang-kita nyo naman, oh. Sunog. So, ang total niya, nasira o napundi, ito. So, pag ganyan sa ganito, palit na tayo ng buong set nito pag ganito. Para iwas back job. So, natanongin muna natin si customer. Kasi wala tayong eksaktong ganitong klaseng backlight. Kasi 6 volts to. 6 volts. So, tanongin natin siya kung pwede natin i-convert sa 3 volts. Pwede naman yon. Anong problema, dudoblin lang natin. Or, pwede tayong mag-install ng backlight driver para yun ay magiging ano niya, driver niya. Kahit 3 volts o 6 volts, i-reduce niya na yun, i-auto-reduce niya. So, kukontakin ko muna si customer para malaman niya yung update dito. Kung ano yung mapagkasunduan namin, siya mag-decide, okay? Ito guys, balik tayo. Bali ito. Yan, install ko na yung replacement na backlight natin. Kung nagkataka kayo, bakit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 strip ginamit natin instead na 4 strip ng original. Bali, ang ginawa natin ngayon, conversion. Alam natin ng LG ay 6 volts, gumamit tayo ngayon ng 3 volts. So, 3 volts. So, ang gagawin lang natin dyan na technique, dodoblin lang natin yung dami ng 6 volts. For example, yung unang connection natin, bali total nun, naka-series, 18 na bulb. 18 bulb times sa, ito, gawa natin ng computation. 18 bulb, yan. 18 bulb times 6 volts. Ang total niyan is 108 volts, okay? So, dalawang connection yon. So, dalawang connection. Okay. Ang ginamit natin ngayon, 7. 7, pero hinati natin yung kalahati. Bali, tag 3.5 sila. Kaya kung mapansin nyo rito, dito putol. So, 1, 2, 3, tapos kalahati. So, ang kada isang strip dito, ang bilang niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. So, 35 na, ang ginamit ko, 35 lamp, backlight. So, sa isang connection, so, gagawin natin ganitong computation yan. 35 na lamp, times 3 volts, equals 105. So, okay lang yan, yung difference nila is 3 volts. Walang problema dyan. Pasok pa rin yan. So, original 108. Yung papalit natin is sa total niya. 35 times 3, 105. So, dalawang connection din. 35, 35, 105, 105. Okay? Ganyan lang ang computation guys ng pag mag-convert kayo ng LG. Yan, mga Changhong, Econ, 6 volts kasi yon.
pag wala kayong available, lalo na yung mga customer natin na hindi makapaghintay na gusto nila lang magamit agad, lalo na yung mga bata, silang mga anak. So ang hanap nun ay laging manood. Kung mag-order tayo sa online, aabutin tayo ng 20 days to 1 month. Ganon. So, ito naman eh, hindi naman to pinagbabawal na technique. Kasi may mga gumagawa na rin ito. Basta tama lang yung computation nyo, guys, ha. Huwag kayong gagawa ng hindi nyo malayo yung difference. Halimbawa, ang total ng kanyang bulb is 108, tapos gumamit kayo ng 30 bulbs lang. So, 30 bulbs times 3 volts, 90 volts, ang layo ng difference, okay? Ganun lang, guys. So, ito, bali, ipopost ko muna. I-manual muna natin. I-testing yung ating connection gamit yung ating DIY na backlight tester bago natin i-connect sa board. Guys, break tayo. Bali, hindi lang maganda yung angle ng ating camera. So, ang gagawin natin, check natin o test natin yung connection natin. Bali, dalawang connection to, di ba? So, ang gagawin natin, gamitan natin ng backlight tester natin na DIY. So, ito, testingin ko. Dito nag-umpisa yung positive. So, matatapos yung kanyang negative. So, dito. Hindi pala na. Positive, pasok dito. Positive. So, pasok dito, negative. Okay. Yan, okay. Gumana, right? Kita nyo, guys. Kung nagtataka kayo, bakit tatlot kalahati? Hanggang dito na siya nagtapos. Kasi nga, 35 yung ginamit natin sa isang connection. Then, ito namang connection naman dito, 35 din. So, ulitin ko, ha, guys, ha. Ayan, yung unang connection. Ayan, umilaw lahat. Sa upper part yun. Then yung second connection natin. Ito naman. Bali, ito naman yun. Ito, tsaka ito. Ito yung positive natin. Ito yung positive. So, dito tayo mag-negative ngayon. Ayan, gumana lahat, guys. Okay? So, pwede na natin testingin yan dun sa board. Testing na natin, i-connect na natin yung connector niya sa board, then i-testing natin. So guys, balik tayo. Bali ito, nakakonnect na yung connector ng backlight niya yan sa board ng unit natin. So, pinalagin ko na. Ito, switch ko na. Okay, switch ko na yung power niya. Ayan, umilaw na lahat, guys. Ayan. Okay. Okay guys, malinaw na sa inyo lahat. Sana nasundan nyo. Okay. So, itong mga holes na to, takpo na lang natin to. Wala nang problema dyan eh. Okay. Balik tayo ng panel ngayon. Takpo natin yan. Guys, balik tayo. Ayan, naikabit ko na yung panel. So,
second to the last test tayo. Bago natin ibalik yung kanyang cover, i-test natin. Hindi muna nakalagay yung panel. Okay, ayun, umilaw. Ayun yung backlight niya, umilaw. Okay, guys. So, babalik ko na tong speaker. So, yung kanyang LVDS, cable cable, at saka yung kanyang cover dyan para sa final test natin. Okay guys, pause ko muna. Guys, yan, balik-balik tayo. Yan. Ito na yung ating resulta ng ginawa natin, pagpalit ng backlight. Bali, ito yung ginamit ating backlight. Ito yung pinagpalitan nating backlight. Okay, apat na strip. So, 9 na LED per strip na 6 volts. Then yung pinalit naman natin is 3 volts lang. So ganun lang guys ang gagawin nyo, ha. Lagi kayo magko-compute kung ilan ang total nitong isang connection. Kasi dalawang connection to eh. Yan sa upper saka sa lower. Ayan o. Diba? Ito magkasama to. Isang connection yan. Ito yung pinaka input nya. Ito magkasama rin to sa taas. Ayan naman yung kanyang input. So, kung susukatin nyo yan sa tester, itong isang connection, 19 lamp yan, time is 6 volts. So, nasa 108. So, yung kinabit natin, nasa 105, okay lang yun. Torelable, ano naman yun. Kaya naman yun ng backlight. Huwag lang yung masyadong malayo ang pagitan. Okay guys, ayan. Kung gusto niyo mag-convert ng 6 volts, halimbawa wala kayong 6 volts na backlight, ang available niyo lang 3. So, i-double niyo lang. Ayan. Bali, inabot na tayo ng umaga. Time check tayo is magko 4 a.m. Shoutout ko nga pala yung lahat ng mga kasamahan natin sa grupo. Belated Happy Father's Day sa lahat. Happy Father's Day sa father ko, si Ricardo Abilla. At Happy Father's Day sa tatay natin sa grupo. Si Tatay Tony Pagyo. Yan, kay Sir EdTech PH, kay Sir Leboy Technician, kay Sir Joey Tech, kay Mundajos Technique, kay Alex Bautista, kay Pix and Review, kay Marco Francis 713 Mix Blog, kay Edwin Tech, kay Novel Tech, kay West Jojo Tech Electronics, Configure 23, Alvin Atelano, Ryan Crossit Tech, Marco Francis, sabi ko na pala yun, Di Alan TV, Buong Electronics, Randy Dilinila, Basic Bob, yan, Jens TV, sa mga bago nating subscriber, kay Carl Ryan Bautista, kay Daniel Soberano, Geotech, Leoda Tech TV, Chad Pix, Nilo Cosme, Rick Radasa, yan o, dami kong listahan. Electronics TV Channel, Jerome Bautista, Dain Bautista, JNB Tech Electronics TV, Elboy Rodriguez, JPR Tech Vlog, JDL Electronics Services Center, Mandy Imperial, at kay Sir Artec. At doon sa mga hindi ko na shoutout, next video na lang. Dahil masyado nang mahaba yung nakonsumo natin. So, comment down na lang kayo kung gusto nyo magpa-shoutout. Then, kung may katanungan kayo kung paano ko ginawa to, mag-comment lang din kayo dyan. At masagot din natin yan. At doon naman sa mga kasama nating iba dyan sa Medios Technique na grupo, isang magandang aral itong aking bibitawan, no? Tayong mga baguhan, katulad ko, baguhan lang din ako, hindi masama magtanong.
Kasi ugali ko rin niya magtanong. Pero once na halimbawa nagtanong ako sa isang tao at medyo alanganin yung sagot niya, hindi ko na kinukulit yon. Yung mga ganung pagkakataon. So sa atin guys, kung meron tayong trouble na TV, bago natin gawin, mag-research muna tayo. Then bago tayo magtanong, mag-research pa rin tayo. Kasi yung magtatanong ka, common sense lang ba? Magtatanong ko sa isang technician, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa binubuksan yung unit. So, di ba? For example, may unit na ganito, magtatanong sa group. Meron bang side cup yung ganito, guys? Di ba napakasimple? Bakit di mo buksan? Paano malaman mo? Di ba? Ganun lang kasimple yung guys. Kaya may kasabihan din tayo talaga na pag ang tao nagugutom, huwag mong pamihasain bigyan ng isda. Turuan mo silang mangisda. Bigyan mo sila ng bingwit at turuan mo silang mangisda. Yan lang aking maiiwan na aral sa inyo guys. Sana huwag nyo damdamin yung aking mga sinasabi. Kasi ito magisilbing sa inyo. Guide sa pagtandaan nyo in future. Maalala nyo ako. Hindi sa ibig sabihin masungit si Makoy Tech PH. Hindi guys, hindi ganon. Okay, ang ganda na lang guys. Bali, tutulog muna ako at inumaga na ako. Makoy Tech PH, signing off.